So yun na po. Pinapasok po nila ako sa kwarto. Pinabad nila ako. At binaba yung pantalon ko. At tinignan nila yung ano ko. Hindi pa sila nakontento. Pinatalikod nila ako. At pinatuwan. Kala niyo kung ano, no? So, what's up yo mga kabangers? Welcome to my YouTube channel. It's Megan Rods from Rods TV, your certified kabangers. Kabangers, kumusta po yung lahat at welcome ulit sa aking YouTube channel at thank you po sa lahat ng mga bago kong subscribers at maraming salamat po sa patuloy na panood para po makakuha po kayo ng idea sa aking YouTube channel kasi i-share ko po sa inyo as always kung anong yung mga pinagdaanan ko, yung journey ko, kung bakit ako nakabalik dito sa Saudi Arabia at kung ikaw po ay nagbabalak na mag-abroad at gusto po malaman ng mga proseso sa medical, sa pag-process ng mga documents, I am willing to share po sa inyo. So, this vlog po mga kabangers is para talaga sa inyo. So, for today's videos mga kabangers or for today's vlog, ay i-share ko sa inyo kung bakit nga ba ako pinatuwad at pinahuban. Yeah. So, mga kabangers, so alam kong ikaw ay interesado ngayon naman laman kung bakit at alam kong gusto mo rin malaman kung ano nga ba talaga ang gagawin sa inyo kapag kayo po ay nag-medical papunta ng abroad. So by the way mga kabangers, no, so ang in-applyan ko pula ay waiter, so karating ko lang din dito sa Saudi Arabia for almost 3 months na ngayon. So 7 years pa pala ako dito sa Saudi Arabia as a waiter, specifically in Riyadh. So share ko sa inyo mga kabangers kung ano nga ba ang medical ng babae at saka lalaki. So onting differences lang naman. So ay share ko sa inyo mga kabangers ang process po ng medical para makapag-abroad. So ang unang step po pala mga kabangers para makapag-medical ay bibigyan po kayo ng inyong mga agencies ng mga referral kung saan man kayo a center or hospital mag-medical. So, nag-medical po pala ako sa Cagayan de Oro kasi Cagayan de Oro po ako at yung agency ko po ay sa Manila, yung Staff House International Resources. So, nag-send po sila sa akin ng referral sa... So, pag nakasend na po ang inyong mga agencies, mga kabangers, ng referral na sa inyong mga center or hospital, ay i-advise po nila kayo na kayo po ay dapat mag-fasting po bago po kayo pumunta sa inyong schedule date. So, ang start po pala ng fasting mga kabangers ay 12 midnight. So, dapat po wala na kayong kakainin after 12 midnight. Kasi po, kapag kumain po kayo or mag-overfasting po kayo, so if I'm not mistaken, is dapat 8 hours po yung hindi kayo kumain. 8 to 10 hours if I'm not mistaken. So, kapag kayo po ay overfasting, ay hindi po nila kayo itutuloy na i-medical. Kasi po, kailangan at required po yun. Advice ko lang din mga kabangers, no, pwede po kayong magdala ng stool. Dapat po yung fresh po yung pagising nyo sa umaga para po kapag nandun na po kayo sa center, hindi na po kayo mahirapang magbawas. At kapag dumating na yung schedule date nyo mga kabangers, ay mas mabuti po na maaga kayong pupunta doon. Kasi first come first serve po din yung basihan kapag schedule mo po ng araw na iyon. So it's better po na mas maaga po kayong dumating para po mas makidare kayo na maaga. So ang gagawin dun mga kabangers ay magfi-fill up lang naman kayo ng mga informations, lahat-lahat po ng informations na pinapi-fill up nila at mag-prepare din po kayo mga kabangers ng 3,500. So yun po yung bayad sa medical at iba din po yung bayad sa inyong vaccine kapag kayo po ay fit to work na. So kapag kayo po ay tapos na po mag-fill up at tapos na po kayo magbayad ng medical ninyo, ay proceed na po kayo mga kabangers sa inyong laboratory test. So sa laboratory test mga kabangers ay kukunan kayo ng dugo, tsaka magpapasa kayo ng ihi at tsaka yung inyong dalang stool. So it's better po na sundin nyo talaga yung fasting time. So sa laboratory test mga kabangers, yung sa dugo, sa ihi at tsaka sa stool mga kabangers, malaman nila kung meron kang mga sakit mga kabangers katulad ng HIV, mga HEPA, or kung ano yung man yung sakit sa dugo or sa loob ng katawan mo mga kabangers, just to make sure na kayo po ay physically fit na kapag abroad. So kapag tapos na po kayo mag-laboratory test mga kabangers, ay mag-proceed na kayo sa dental test. So it's check dito mga kabangers ng dentist na
kung meron ba kayong silang ngipin or kung meron ba kayong dapat ipabunot or ipaayos ang ngipin nyo, just to make sure na hindi ito makakabala kapag nandito na po kayo sa abroad. At after nun mga kabangers, ng yung dental mga kabangers, proceed na din kayo sa optical test. So dun mga kabangers ay meron silang ipapakita sa inyo mga kabangers, meron silang ipapabasa sa inyo mga kabangers na malilit na letters, ang malalaking letters, or meron silang ipapabasa sa inyo ng mga sentences and paragraphs para make sure na hindi kayo bulag sa katotohanan. Oh. So, to make sure na hindi po kayo mahirapan kung meron kayong babasahin. So, other professions mga kabangers or sa other position mga kabangers ay applicable ang hearing test. So, sa akin naman mga kabangers ay hindi naman kami or hindi naman ako naka-try na i-hearing test. So, dito lang talaga sa Saudi Arabia. So after nyo po mga kabangers ng mag-laboratory, dental at optical mga kabangers, ay proceed na kayo mga kabangers sa physical test or physical na pag-check mga kabangers para po malaman talaga kung ikaw talaga ay physically fit na mag-abroad. So meron din silang interview mga kabangers sa mga naramdaman mo sa katawan mo, sa mga history mo. So meron din silang BP at meron din silang timbang mga kabangers na i-check kung kayo po ay fit talaga at tugma po yung height ninyo sa inyong timbang. So mga kabangers, hintayin din po ninyo yung doktor na mag-check sa inyo physically para po talaga kayo ay sobrang fit na fit para sa abroad. Sa lahat po ng mga nag-worry na kayo po ay mataba or medyo mas malaki yung timbang nyo kaysa sa height ninyo, katulad ko po na nag-apply ako mga kabangers, kinakaban din po ako kasi tumaba tayo sa Pilipinas. So actually tabain po ako. So as long as yung laboratory mo mga kabangers, yung result ng yung dugo at stool at saka ihi ay fit naman, ay meron namang mga remedies mga kabangers at sasabihin kanila kung kayo po ay mataba na magda-diet lang or dapat talaga healthy, physically fit, as long as healthy naman yung or maganda naman ang result ng yung laboratory. So yun mga kabangers, ang excited part natin at parang kinakabahan ako sa part na to na parang nahihiya mga kabangers kasi nga dito na tayo sa physical test. So sa mga lalaki mga kabangers ay normal po na titingnan talaga ang ating mga ari at titingnan talaga yung ating mga puwet. So papasukin ka nila sa kwarto mga kabangers. So first pala nilang gagawin ay i-check nila yung mga dito natin mga kabangers kung meron ba mga bukol-bukol, may mga guiter, at saka i-check din nila yung mga tonsillitis natin mga kabangers, baka namamaga. At of course, papahubarin ka nila mga kabangers kasi nga titingnan nila kung meron mga imbalance sa itlog mo at dapat sabihin mo din mga kabangers kung meron kang bolitas or meron kang mga steel sa katawan. So ayun mga kabangers, no? At syempre papatawarin ka nila mga kabangers at bubuksan mo yung puwet mo just to make sure na wala ka pong almoranas. At wag po kayong mahiya mga kabangers kasi it's a part po ng medical yun para po kayo po talaga ay fit to work at walang abala or sagabal sa iyong pagtatrabaho sa abroad. So sa mga babae naman mga kabangers ay kakapain yung dibdib ninyo kung meron kayong mga bukol-bukol dyan or titingnan din yung mga puwet niyo mga kabangers kung meron kayong mga ganun din mga kabangers. At syempre meron kayong PT or pregnancy test para malaman kung buntis kayo o hindi kasi hindi po talaga pwedeng mag-abroad kapag kayo po ay buntis kasi alam niyo na yung mga consequences. Sorry po kung kayo po ay babae kasi babae din naman po ang titingin sa inyong katawan mga kabangers. So after ng physical test mga kabangers ay parang nakahingan ako mga kabangers kasi yun talaga yung kinakabahan ko lagi mga kabangers eh kasi sa 3 times ko po na pag-abroad ay naranasan ko na po yun pero nahiya po ako ulit. So ayun mga kabangers, after na yung physical test ay proceed na kayo doon sa inyong psychological test. So ang dami yung mga kabangers na kansiran, so wala kayong maging mali doon as long as i-analyze nyo lahat psychologically at meron doong mga drawings, meron doong explanation about your family, about kung ano yung magiging reaction mo kapag merong interactions with yourself sa ibang tao. So it's more about psychological mga kabangers at ititest nila kung hanggang saan talaga yung pasensya mo, ano yung kaya mong gawin at ano yung kaya mong isakripisyo para sa pamilya mo at para sa sarili mo. At syempre ma-identify din yun mga kabangers kung capable talaga yung pag-iisip mo. So dun sa akin mga kabangers is natapos ko lang yung medical ko in just one day kasi luckily yung araw na yon ay wala naman masyadong nagmedical. So yun mga kabangers, no, so kapag kayo na po ay natapos na, maghihintay po kayo ng 2 to 3 days para sa result at yung stool culture po ang matagal. Ay hindi naman siya ganun katagal at at least mga 2 to 4 days or 2 to 5 days lamang yung result niya. So nung nag-physically fit po ako mga kabangers ay in-advise na po ako ng doktor
or yung assigned doon sa center na mag-vaccine na po. So, ayun mga kabangers, ang babayaran nyo po pala sa vaccine para po for physically fit na talaga at hindi na kayo malagyan ng mga sakit-sakit ay 1,200 pesos. So, ayun mga kabangers, ang dapat nyo i-prepare. And that's all for today's videos mga kabangers. I hope meron kayong idea kung ano nga ba ang proseso ng medicals kung balak niyo pong mag-abroad. And thank you so much po for watching and don't forget to like, share my YouTube channel to become more updated to my new and latest videos. This is Rog from Rog TV, your certified kabangers. See you on my next vlog!